Hi guys! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para ma-update kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. Welcome po sa aking episode number 2 ng aking series na ML Shares. So ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-cash in ng GCash sa 7-Eleven. Yung GCash po ay isa sa pinaka-common na e-money provider na ginagamit ngayon. So, sa mga hindi pa po marunong at wala pang idea kung paano ito ginagamit, makakatulong po itong video para po aware kayo sa paggamit nito. So, paano nga ba mag-cash in ng GCash sa 7-Eleven? Yung unang paraan po ay sa pamamagitan ng click kiosk. Ito po ay matatagpuan sa mga stores ng 7-Eleven. Yung pangalawa po ay yung click mobile app or yung click app na madadownload sa Play Store. So bago po tayo gumamit ng GCash, dapat po aware tayo sa mga terms and conditions nito. Para po sa mga over-the-counter cash-in, pag na-hit nyo na po yung inyong monthly threshold na 8,000, lahat po ng amount na susobra sa 8,000 ay magkakaroon ng 2% na service fee. Dapat po ay aware tayo dito kasi commonly po ito yung nagiging complaint ng mga tao na kapag pumasok yung kanilang kinash in na pera ay may bawas na or hindi po eksakto doon sa amount na kailangan nilang i-cash in. So, dapat po nagbabasa po tayo ng mga terms and conditions ni GCash para next time na gagamit tayo ng kanilang service eh hindi po tayo na gugulat sa mga ganitong deductions. So, meron po ako ditong sample ng computation kung magkano nga ba yung naibabawa sa ating kinakash in. So, halimbawa po, nag-cash in kayo ng 7,000 noong May 1. So, yung monthly limit po natin ay 8,000 pesos. So, yung kinash in po ba natin ay lagpas ng 8,000? So, yung sagot, hindi. So, ibig sabihin, hindi pa po tayo matcha-charge ng 2%. Na service fee. So yung makikredit pa rin po sa atin na pera eh 7,000 pa rin po eksakto. Question. Paano kung lumagpas na ng 8,000 yung ating cash in sa isang buwan? Ito po yung example. Halimbawa, kagaya nga ng kanina, nag-cash in na tayo ng 7,000 noong May 1. Tapos nag-cash in ulit tayo ng 1,100. So, sa isang buwan, nagkaroon na tayo ng cash in na 8,100. So, is the transaction above limit? Opo. So, sobra siya ng 100 pesos. So, yung matcha-charge po sa atin ay yung amount lang po na sumobra sa 8,000. So, 2% po ng 100 pesos ay 2 pesos. So, mababawasan po yung cash in natin ng 2 pesos at magiging 1,098 pesos na lang yung magki-credit sa ating GCash account. Question. So, paano po kung nag-cash in ako ng June 1 ng madaling araw? Mababawasan pa rin po ba ng 2% yung aking kinash in? So, yung sagot po, hindi. Dahil po June 1 na, nag-reset na po yung ating monthly limit. So, kung nag-cash in po tayo ng 5,000 ng June 1 ng 12:01 ng madaling araw, so hindi po mababawasan ng 2% yung ating kinash in. So, 5,000 pa rin po yung magkikredit sa ating account. So, ito po yung mga bagay na kailangan natin munang alamin so bago tayo gumamit netong GCash na e-money. Take note lang po natin na ito pong 2% na deduction magbabawas lang po siya pag na-hit na natin yung ating 8,000 na limit sa isang buwan. Hindi pa po kasama dito yung mababawas ng 7-Eleven. So question ulit, meron pa palang bawas yung 7-Eleven? Yung sagot, opo. So as of May 17, 2021, meron pong 1% na convenience fee na ibabawas yung 7-Eleven. Iba pa po ito sa 2% na ibabawas ng GCash
kapag nabit nyo na yung inyong monthly limit na 8,000 sa isang buwan. Ibig sabihin, kapag hindi nyo pa po nabibit yung inyong 8,000 na monthly limit, yung mababawas lang po sa inyong ika-cash in ay 1% lang po, yung convenience fee lang ng 7-Eleven. Pero kapag nabit nyo na ang inyong limit na 8,000, yung susobra po doon ay masasubject na po sa 2% na service charge ng GCash. So paano nga ba mag-cash in gamit ang click kiosk? So ganito lang po, pipindutin lang po natin yung e-money. Tapos sa upper right part po yung GCash. Tapos yung GCash na word mismo. I-input lang po natin yung number na pagka-cash inan natin. Suggestion ko lamang po, dapat po aware na kayo kung nakamagkano na kayong cash in ngayon sa isang buwan. Kung kailangan nyo po ng eksaktong amount, mas maigi po na i-compute nyo na agad yung 1% at idadagdag nyo siya doon sa ika-cash in nyo. So pag na-double check nyo na po yung number, pipindutin nyo na po yung next at may lalabas pong resibo sa ilalim. Ganito naman po mag-cash in gamit yung click app. So i-select lang po natin yung e-money, tapos pipiliin din po natin yung GCash. Pag napindot nyo na po yun, ganito po yung lalabas. So i-select lang natin yan, tapos i-input nyo ulit yung number na inyong pagka-cash inan tsaka yung amount. So yung pinagkaiba lang po niya, ito ay nasa cellphone nyo at yung click kiosk naman ay nasa store. So mas okay po na click up yung gamitin nyo kasi po nakadepende po siya sa internet connection ng inyong cellphone. Minsan po kasi yung internet connection ng mga stores ay nawawala din po, depende sa internet provider. Kaya minsan po may mga mapupuntahan kayong stores na wala pong internet connection, pero pwede po kayong mag-transact kapag meron kayong click app. Make sure din lamang po na na-check nyo yung number bago nyo i-proceed. Tapos lalabas po yung gantong barcode. Ito po yung gagamitin nyo, ipapakita nyo sa store clerk at i-scan nila sa kanilang POS machine. Ganun lang po kabilis mag-cash in ng GCash sa 7-Eleven. So tanong, paano kapag nag-cash in ka pero hindi nag-credit sa inyong account yung kinash in nyo? So kaya po importante na kinigip ninyo yung resibo na makukuha ninyo galing sa 7-Eleven, dahil dun po makikita yung mga details para po ma-report nila yung incident na nangyari. Tanong ulit, so paano kung malayo yung pinag-cash inan nyo at ayaw nyo nang bumalik doon? So pwede ba na kayo na lang yung mag-report? So yung sagot po, opo, pwede pong kayo yung mag-report. Doon po sa resibo nyo, meron na din po dong hotline na pwede nyong tawagan kapag hindi pumasok yung inyong kinash in. So ganun lang po kabilis mag-cash in ng GCash sa 7-Eleven. So kung may mga tanong pa po kayo, pwede po kayong mag-comment sa aking comment section at babasahin ko po yan isa-isa. So gagawan po natin yan ng separate videos. Sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito. At huwag niyo po sana kalimutang mag-like, share at subscribe para ma-update kayo sa aking mga susunod pang uploads. Maraming salamat po!